Magandang araw sa inyong lahat, lalo na sa ating mga avid listeners. Ang kwentong ibahagi ko sa inyo ay tungkol sa aking karanasan noong sumasakay ako ng jeep. Matagal na itong nangyari, pero hindi ko pa rin ito maalis sa aking isipan. Isang gabi, nag-aabang ako noon ng sasakyan patungo sa bahay. Kakalabas ko lang galing sa trabaho. Mga alas 7 yun ang gabi. Maraming pasahero ang nag-aabang noon, kaya hindi ako nakasakay agad sa mga oras na yun. Hanggang sa makalipas ang isang kalahating oras, at sa wakas ay merong jeep na huminto sa aking tapat nung walang laman. Kaya dali-dali akong sumakay rito para hindi ako maunahan. Nagkagulo ang mga pasahero nun. Buti na lang ay nakauna ako. Nang makaupo na ako sa bandang dulo ng jeep, ay agad ko namang kinuha ang aking headphone sa aking bag. Habang nag-i-enjoy ako sa music, ay meron naman akong napansin sa isang pasahero na nakaupo sa aking tapat. Tila ba nakatitig ito ng masama sa akin? Hindi ko na lang ito pinansin, at napatingin na lang ako sa aking cellphone. Makalipas ang ilang minuto, ay nakatitig pa rin sa akin ang matanda na nakaupo sa aking tapat. Medyo naiilang ako noon, dahil ayaw ko kasi na merong nakatitig sa akin. Kaya inaliw ko na lang ang aking sarili. Napatingin na lang ako sa may bandang harapan, at nasulyapan ko ang salamin. Namigla ako sa aking nakita, dahil iba ang kanyang refleksyon na nakita ko sa salamin. Nang sabihin ko sana ito sa aking katabi, ay bigla ko namang naisip na baka pagtawanan lang ako, dahil sa tingin ko sa kanila ay wala silang napansin. Iniisip ko na lang noon na baka namalikmata lang ako, kaya pinikit ko na lang noon ang aking mga mata, dahil malayo-layo pa ang aking biyahe. At hanggang sa hindi ko namalayan ay nakaidlip pala ako. Nang makita ko na wala na ang ibang pasahero, ay nakaramdam ako ng kilabot, lalo na't andyan pa ang matanda na nakatitig sa akin kanina. Nang dumaan na kami sa madilim na parte ng kalsada na walang ilaw sa poste, ay doon naman bumaba ang matandang babaeng pasahero. Nagtataka ako noon sa dinami-dami ng lugar na pwede niyang babaan, doon pa talaga sa pinakamadilim na parte. At makalipas ang 5 minuto, ay bumaba na rin ako sa aking sinasakyang jeep. Mga bandang alas 9 na yun ng gabi. Kailangan ko pa maglakad ng mga 20 minutos bago makarating sa aming bahay. Nang dumaan na ako sa may gubat, ay kinuha ko ang aking flashlight na nasa loob ng aking bag, at agad kong inilawan ang paligid nito, hanggang sa naaninag ko ang matandang pasahero kanina. Mas mukha na itong nakakatakot, dahil nagbabaga ang mga mata nito. Hindi ko alam ang aking gagawin noon. Sa ilang taon kong pabalik-balik sa daan na ito, ay ngayon ko lang ito naranasan. Sa sobrang takot, ay humirit ako ng takbo, hanggang sa naiwan ko ang isang pares ng sapatos. Hindi ko na ito liningon pa. Akala ko ay nakalayo na ako sa matandang yun. Agad naman akong napatingin sa paligid. Mas nakaramdam ako ng takot, ay nanatili pa rin ako sa guwat na iyon. Para bang pinaglaruan ako, pero bigla namang nawala ang matanda, hanggang sa nakita ko ang malaking pusa na nakatitig sa akin.
unti-unti itong lumapit. At bigla ko namang naalala na meron pala akong dalang ulam na siomay. At nilagyan ito ng dalawang kalamansi. Dali-dali ko naman itong kinuha sa aking bag nung makita ng aswang ang aking hawak na kalamansi. Bigla naman itong napatigil at napaatras. Nung tumakbo na sana ako noon, ay bigla naman itong nagpalitan yun ng aso. Akala ko ay susugurin ako nito. Pero bigla naman itong tumakbo, papalayo. Nakabuntong hininga na lang ako at sabay umalis sa lugar na iyon. Nakarating ako sa bahay na puno ng pawis dahil sa aking pagtakbo. Agad naman akong tinanong ni nanay kung ano ba ang nangyari sa akin. At sinabi ko lahat kay nanay ang nangyari. At sinabi nito na meron daw dayong aswang na umaaligid sa aming baryo. Kinabukasan ay hindi ako pumasok sa aking trabaho, kaya nagpasya ako noon na puntahan ko ang bahay ng matanda. Nilakad ko na lang dahil hindi naman ito kalayuan. Dumaan ako sa masugal na gubat. Kahit may araw pa, pero nakakatakot pa rin. At maya-maya pa ay meron akong naaninag na maliit na kubo. At matapang ko itong pinuntahan, nang malapit na ako sa pinto, ay agad ko naman itong kinatok. Nakailang beses na akong kumatok, pero wala pa rin sumagot. Hanggang sa nagpasya na lang ako, nabuksan ko na lang ang pinto. Dahil hindi naman ito nakalock. Pagbukas ko, ay wala namang tao sa loob at wala rin gamit. Iniisip ko noon na baka yun ang bahay ng matanda at siguro umalis na ito dahil meron nang nakakaalam sa kaniyang pagkatao. At agad naman akong umalis sa lugar na iyon at pinalita ko ito agad kay nanay. Simula noon, tuwing pumasok ako sa trabaho, ay meron akong dalang asin, bawang, at kalamansi. Dahil nagbakasakali lamang na bumalik ang aswang. Hanggang dito na lang ang aking kwento. Lubos na gumagalang, Linda.